Welcome back mga kaibigan, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Kung saan mang lupalop kayo ng mundo ngayon nanonood, no, mga kaibigan. News and updates ulit tayo mga kaibigan, without any further ado, let's start. Okay, so eto na, ang ating pinakahihintay mga kaibigan, no. Nag-release na sila ng balancing update sa ating mga cards, runes and charms. Okay, basahin na natin itong ginawa nilang articles mga kaibigan. Okay, so sabi nila dito, greetings Lunatians. We're happy to present card, runes and charms updates for the upcoming Origin Season 4, no? Most of these updates are small. For example, Pangolin Scale now reduce damage by 20 instead of 18%. So, sobrang minor lang, no, makaibigan, yung ginawa nilang buffing at nerfing sa ating mga cards, runes and charms, no. We've given a few other game elements minor makeovers while staying true to their design. Click the button below to see the full list of changes. So click natin 'to mga kaibigan, no. So ito mga kaibigan. So dadako tayo dito mamaya, no. Itatackle natin ng buong-buo itong change log na 'to mga kaibigan, no. Basahin lang muna natin yung article nila mga kaibigan. So babalik tayo dito mga kaibigan mamaya. Okay, at ang sabi pa nila dito mga kaibigan, the Origin teams made these changes based on Season 3 data and community feedback. Stay tuned for the next town hall where we'll share more about this. We want to give players as much time as we can to theorycraft and prepare during the off-season before the Season 4 launches. Season 4 will start in the middle of May and will let you know if there will be more changes towards runes and charms ahead of time. In the meantime, keep your eye on our official channels and don't miss out on the Beast Blitz contest happening now. The off-season leaderboard is calling. See you in the arena. Yun nga, no, yung sinabi nila dito. At ayun nga mga kaibigan. Hihintayin natin yung kung kailan ang susunod na town hall, no, kasi panigurado mas marami pang mapag-uusapan doon, no. At ngayon mapunta na tayo sa ating balancing patch sa season 4. So transfer natin sa Excel mga kaibigan. So ito, di ba, transfer natin sa Excel yung file ng changelog para mas madali nating makita mga kaibigan, no. At sa akin, hinighlight din natin dito yung mga nabago, no? Taglish na rin to, no? Para madaling maintindihan. Pwede kong isend sa inyo, mga kaibigan, kung gusto nyo lang, no? Okay, yun nga. At himay-himay na natin to, no? Dito na tayo sa unang-una, mga kaibigan, no? Sa Mad Moon Mask, okay? Yung current description niya, yung ngayon, can't generate energy fragments, no? Itong Mad Moon Mask, kapag nilagyan mo siya ng ganito. Kasi charm to eh, yung Mad Moon Mask natin, no? So kapag nilagyan mo ng Mad Moon Mask yung card mo na yon, hindi siya mag-generate ng energy, mga kaibigan, ng energy fragments, no? So sa bagong description niya, ganun pa rin, no, yung effect niya. Pero na-buff, mga kaibigan, yung card-based attack, okay, na tinatawag. So from 25%, naging 30% na siya, mga kaibigan, no? Sa season 4, no, magiging 30% na, okay? So na-buff, no, nang magkano ba yung binuff nila dito, 5% mga kaibigan, no, 25 naging 30% mga kaibigan. Okay, next naman natin ay ang Okbad naman, no. Ang Okbad naman natin ay shield cards heal the target equal to 30% of the shield granted. Tapos kapag ka attack cards naman yung nilagyan mo nito, attack cards heal the owner equal to 30% unblock damage. Okay, so same pa rin naman sila ng effect mga kaibigan, no. Ang binuff lang ulit mga kaibigan. So from 30 naging 40%, no. So nabuff siya ng almost 10%, no. Yung 10%. So medyo malakas-lakas ng Okbad natin, ha. At next na tayo diyan ang ating Bloodstorm mga kaibigan, no. Itong Bloodstorm naman reduce 3 turns on the target, no, yung bleed mga kaibigan. And then deal 15 pure damage to all enemy. Yun yung ngayon mga kaibigan na current niya. Pero sa bagong description niya sa season 4 magiging na siya. Reduce 1 turn of bleed, so na nerf mga kaibigan, no, from 3 naging 1 na lang. Target then 15 pure damage to all enemy axis. So same pa rin naman,
pure damage to all enemy axes. Yun nga lang na nerf, makibigan, no? So bawas to, okay? From 3 turns yung bleed, naging 1 turn na lang. So nabuff ang ating ano, Bloodstorm, no? So hindi ko alam bakit. Ang susunod naman natin dyan ay ang Glorious Main. Ito, malakas to, makibigan, ha? Dinggin yung mabuti, no? Sa mga ano, sa mga nagbi-beast dyan, no? Ang ginagawa nitong ano natin, Glorious Main natin, every attack, makibigan, nag-gain siya ng ano, ng 6% base damage, no, per energy spent, makibigan. Pero hindi siya nakakapag-create ng energy fragment, no? Itong Glorious Main natin once na meron ka nito, no? Ito naman ay runes, makibigan, no? Same pa rin sila ng ano, ng description, no, makibigan, or effect sa ating paparating na patch, pero na-buff, makibigan. So from 6% naging 10% na lang. Naging 10% na, makibigan, no? Yung damage niya. So magkano yun? Yung tinaas, all 4%, makibigan. So ang lakas, di ba? So every time nagagamit ka ng cards, 10% agad yung base stats mo nun. Pambihira, di ba? Lakas, no? Di ba? So ano, titignan natin tong Glorious Main natin, makibigan, no? Isa to sa mga nasa listahan ko, ano, na ano, malakas na, ano, malakas na, na, na ano, na runes, makibigan. Ang pagkakaalam ko dito, epic to, eh, makibigan, di ba? Itong Glorious Main, tama ba? Epic to, eh. Pagkakaalam natin, ha. So, correct me if I'm wrong na lang. Okay, so yun nga, na-buff itong Glorious Main natin. So, good ano to, good news, no, para sa mga naka-beast dyan. May mga triple nutcrack, no? So, good news to. Susunod natin dyan ang Pangolin Scale, makibigan. Ito naman, this axe takes 18 less damage, no? At hindi siya makakapag-gain ng shield, no? Sa bagong description niya, ganun pa rin, pero mas tinaasan yung threshold, makibigan, no? So, from 18, naging ano na siya, 20% na siya, makibigan. So, na-buff itong ating Pangolin Scale. At susunod dyan, yung Reckless Hunter natin. This axe deals 25% bonus damage. Takes 15 more damage, no? So, kapag katitirahin siya, yung atake na mapupunta sa kanya plus 15% more damage, makibigan. Yun yung ano, yung current ano niya, description. Pero kapag sa ano natin, sa panibagong patch, makibigan, ano na lang, same pa rin sila ng ano, bonus damage, no, makibigan. Pero yung take damage niya 10% na lang, so binalik, makibigan, no, yung dating ano, yung dating description ng ating ano, Reckless Hunter. So hindi na siya 15, makibigan, no. It takes 10% more damage na. So medyo ano, medyo makapag-survive na tayo nito, no. Yung may mga Reckless Hunter diyan. So na-buff to, makibigan, no. So hindi ka na malambot masyado rito kasi yung 15%, sobrang lambot mo na, 'di ba? So malaking bagay din yung ano, 5% na tinanggal, no, makibigan. At sunod naman diyan ang ating Frail Egg. Okay. Itong Frail Egg natin, ang ginagawa niya, when your turn starts, randomly apply weak for 3 turns on an enemy that doesn't have weak. So ibig sabihin, every starts ng turn, maglalagay ka ng weak sa kalaban. Same pa rin ng ano, ng description sa bagong patch, makibigan. Kaso lang, may dinagdag sila, makibigan, no. Magdi-deal ka na ng damage ng 10, makibigan, no. At mag-a-apply ka ng 3 turns na weak, no, sa enemy na wala pang weak. So 'yun. Nagkaroon lang siya ng additional damage na 10, makibigan, no, itong Frail Egg natin. So buff din 'yan. Okay, next na tayo ay ang ating Feather Descent. Ito nung Feather Descent naman natin, ang current description niya, when your turn starts, this axe gains 1 feather. If this axe has 10 stacks, add Feather Dagger into your hands until it's full. When your turn ends, this axe loses feather, the number of feather dagger added this way. So yung nakuha mong feather dagger, yun yung bawas na ano, no, yung feather sa iyo. Same pa din naman sila, mga kaibigan, sa ano, sa bagong patch natin. Kaso nga lang, mas pinataasan, mga kaibigan, no. Nakalagay dito, feather gain increase to 2, no. Dati ay isa lang. So yun. Nadagdagan ng dalawang feather, no, every time na ano, magsisimula yung turn, makaibigan. So na-buff din yan. At ang ating next naman dyan, itong Raven's Tactic.
Axie lang, no? So ngayon magkakaroon na ng 10% is in increase sa stats, mga kaibigan. Yung team na mismo, no? Okay, tama ba 'to? Pwede pang ano 'to, pwede tang mabago, no? So titignan natin 'yan sa town hall, no? O kaya naman doon sa final ano, final patch na talaga na ilalabas nila, no? Yung talagang nasa game na talaga para ma-try natin. Okay. So sa ating leech naman, mga kaibigan, same pa rin 'to, mga kaibigan, no? Ng description, mga kaibigan. So sa ano naman, ang binago lang sa kanya yung shield stolen niya, na-reduce na, no? So from 40% naging 35 na lang, mga kaibigan. Okay, at dito naman sa ating ano, metamorphosis, same pa din naman, no, ng ano, same pa din naman sila ng ano, ng effect or description ng card, kaso nga lang na-buff naman, no, from ano, from 5% dati yung deals damage equal to 5% of each shield per cocoon stack to all enemy axes, naging ano na, naging 7% na, ano, so tumaas, mga kaibigan, no, na-buff yung metamorphosis natin ng 2%, no. Okay, sa healing force naman natin, same pa rin naman din sila, mga kaibigan. Kaso nga lang na nerf, mga kaibigan. So dati, all allies, all, oh, sabi dito, when your turn start for each alive allies in your team, heal 8 HP to your team and deal 4 damage to all enemies. So yung bago, mga kaibigan, same pa rin na 8 HP for each living ally, pero magdi-deal ka na lang ng 3 damage to all enemies. So isa lang yun, di ba? Isang damage lang yung tinanggal kasi dati ay 4, no? So konting-konti lang to, mga kaibigan, no? Yung na-nerf sa kanya, mukhang hindi mo nga ramdam to, eh, no? At sa Holy Prayer naman, when your turn starts, remove up to 2 curse cards in your deck. While there are no curse card in your deck, all the allies axis card gain 10% bonus stats. So same pa rin naman sila, kaso nga lang sa panibago nating patch, remove 1 curse na lang, mga kaibigan, no? Pero while there are no curse card in your deck, ang ano mo naman, ang bonus stats mo naman ay 15% kumpara naman dati na 10%, 'di ba? So
babawas, no, yung damage na mangyayari. Okay, so maganda tong ginawa nila sa ano, Destiny Leaf, mga kaibigan. At dito na tayo sa ating ano, dito na tayo sa ating cards, mga kaibigan. Unang-una na dyan, itong ano, itong Ronin natin, mga kaibigan. So alam naman natin tong Ronin natin, no. Ang binago lang sa kanya, mga kaibigan, tinanggal, mga kaibigan, no. So i-shortcut na lang natin to, medyo matagal na yung ano natin, video natin, no. Kasi may news pa tayo, mga kaibigan. So madaliin na natin to, mga kaibigan, no. So ang ano natin, ang Ronin natin dati ay ano, 'di ba? May cup siya, no. So tinanggal yung cup, mga kaibigan. So hindi na siya ano, cup lang ng 5 energy spent, mga kaibigan. So unlimited na to, mga kaibigan. No? Depende sa card na sa energy na meron ka, no. At pinababa, mga kaibigan, yung damage niya. So dati pinababa, tama ba? Discard bonus damage 50%, pares pa rin naman, mga kaibigan, pala, no. Pero yung base damage niya mula 40 naging 45 na. So hindi pinababa, pinataas pa mismo, mga kaibigan, no, yung damage niya. So increase to 45, dati ay 40. So tinanggalan siya ng cap na energy, mga kaibigan, na up to 5 lang, 'di ba? 5 energy lang, tapos binuff pa. So double buff yung nangyari sa ating ano, Ronin, mga kaibigan. So goods to. At susunod naman diyan ang ating ano, ang ating hero, mga kaibigan, no. Ito naman ay ano, ay naglalagay, mga kaibigan, no, ng card, no, sa yung sa deck mo, mga kaibigan, once na ginamit mo. So yung panibago niyang ano, panibago niyang description, maglalagay na siya ng ano, ng isang attack card, no. So may specific ng ano, pangalan yung ano, yung makukuha mong card. So dapat attack cards lang, mga kaibigan, no, yung makukuha mo sa ano, kapag ka gumamit ka ng hero, mga kaibigan. So makakakuha ka ng isang attack card sa draw pile mo, no. So yun dati kasi, kapag ginamit mo yung hero, random cards yun, no. So walang sinabi kung skill card man yan, secret card. So yun, di ba? So ngayon attack card na lang yung pwede mong ano, mabunot. At nabuff yung damage niya, mga kaibigan, no. Gain 2 energy fragments, then banish. Okay, may banish na, mga kaibigan, no. Okay, same pa rin naman sila. Nakita natin dito yung ano la, note, banish only when discarding a skill or secret, mga kaibigan. So kapag ka nakapag discard ka ng skill or secret, yon mababanish, mga kaibigan, no.
Ito, dati kapag hindi itinira, mapupunta na agad sa banish, di ba? Ngayon, saka lang mapupunta sa banish kapag nag-discard, mga kaibigan, o nakapag-discard tayo nakapag-discard tayo ng skill or secret card, mga kaibigan, no? Yun nga, medyo nalito tayo dun, ha? Sa banish na to, ha? Sa scry, no? Okay, sa airwing naman tayo. Attack all enemies, deal 3 bonus damage yung dati. Mga kaibigan, di ba? Per ano yan, ha? Per card in your hand, no? Cap at 30 bonus damage. So ngayon na nerf, mga kaibigan, no? So 20 damage dati, di ba? Yung ano niya, yung base damage niya. So ngayon 15 damage na lang, no? So na-reduce siya, mga kaibigan, from 20, okay, naging 15 na lang, mga kaibigan, no? Wala namang nabago sa ano niya, description niya. Okay, sa Leafy naman tayo. Dito sa Leafy natin, wala ding nabago, mga kaibigan. Kaso nga lang, pinataasan, mga kaibigan, no? Increase damage, no? From 20 naging 25 na. Okay. Dito naman tayo sa ating Garish. Ay, sidebar pala to. Randomly deal 1 hit, apply for poison. And then consume 1 spike to apply for bonus poison. Okay, dito naman, mga kaibigan, ang binago naman dito, randomly deal 1 hit. Ngayon, target any enemy na, mga kaibigan, no? Tapos bumaba yung base damage mula 50 naging 45 na lang, mga kaibigan. At dito naman tayo sa Topaz, nabawasan yung bonus damage, mga kaibigan, no, per banish card mula 15 naging 12 na lang. So na-nerf, mga kaibigan, no. At dito tayo sa ating imp, mga kaibigan. Same pa rin naman, mga kaibigan, no. So
daw dapat yung ano eh, yung 24-hour waiting period, no, sa pag-transfer ng Axis. At sumagot naman si ano diyan si Victory, mga kaibigan, no, na pwedeng ano, pwedeng ma-bypass daw to kapag gumamit ka ng pinagbabawal na technique, no. Ay, hindi pala, joke lang. Okay. Mababypass mo yan, mga kaibigan, kapag ano, kapag nilista mo yung Axis mo sa marketplace at ano, nabili, di ba? So hindi mo na ano, hindi mo na kailangan ano, hindi mo na kailangan maghintay ng 24 hours para magamit sa rank, di ba? Kaya maraming pro players ang ano eh, ang na-disappoint dito, mga kaibigan, no. Dami nila, oh, di ba? Oh, syempre pag ano, pag may mga na-disappoint, syempre may magdi-defend diyan, di ba? Ito may mga nag-defend, di ba? Kasi ano eh, syempre ginawa nilang ano, legal, di ba? Siguro ano, pagod din yung ano, pagod din yung mga developer natin, o kaka-monitor ng mga Axie na ano, kaka-monitor ng mga nag-Axie juggling, no. So napagod sila. Okay, so matrabaho din kasi, matrabaho din si siguro yun eh, no. Dahil ano eh, pagkadami-dami ba naman ng ano eh, ng i-check nilang account, 'di ba? So yun nga. At meron din namang ano, nag-suggest ito. Meron din namang nag-suggest ng ano, ng mga possible solutions daw, 'di ba? Si ito si Edomac eh. Ito. Aba. I-reduce daw yung final ano, final rewards na sa by 50% sa lender at borrower, no. Kapag ka nahuli silang ano, nag-axie juggling, di ba? And yun nga, magkakaiba sila ng ano, magkakaiba sila ng komento, no, at hinaing, mga kaibigan, about sa controversy na ito. Kayo ba, mga kaibigan, anong ano niyo, anong masasabi niyo sa ating axie juggling, mga kaibigan? Ako, nasabi ko na yung ano ko, di ba? Nasabi ko na yung thoughts ko dito nung last time na ano natin, kahapon, di ba, kagabi. Yun nga, so ngayon, nag-iba na yung ano ko, yung pananaw ko, no. Bahala na sila sa buhay nila. Hindi, joke lang. Ibigyan yun nga. Okay, sa ano naman tayo? Mapunta na tayo sa ating YouTube video naman. No? So, shout out natin yung ano, mga nag-comment, mga kaibigan, sa ating last video. Siyempre, hindi natin sila kakalimutan, di ba? Punta tayo sa ating channel. Okay. Ating market, mga kaibigan, no, floor price Axie natin 1.5. So sa page to, tignan natin kung 1.5 pa rin to. Same pa rin, mga kaibigan, 1.5 pa rin, no. Page 3, 1.5 pa rin sigurado to. 1.5 pa rin. Page 4 tayo. 1.5 pa rin, mga kaibigan, kasi 1.53 eh, di ba? So panigurado ako na ano, hanggang ano to, hanggang page 11, no, 1.5 to, mga kaibigan.
Yan nga, 'di ba? Napaka at puro plant, mga kaibigan, ang ating ang nandito sa ating ano, floor price. Okay, 'yun lang mga kaibigan. Hanggang dito na lang mga kaibigan, no? Check lang tayo palagi ng ating mga news and updates. Okay? Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Kung may katanungan kayo, comment lang kayo sa ating comment section, mga kaibigan, no? Sisikapin nating masagot ang inyong mga katanungan. Huwag niyo ring kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating ating channel, mga kaibigan, no? Maraming salamat ulit. Mag-ingat kayo lagi, mga kaibigan, no? And peace out.